may gusto lang akong sagutin galing sa ating follower. Sabi niya, Madam, yung mga edad na 50 to 60 na babae, pagdating sa talik, wala po bang pagbabago after ng menopausal period? Wala pong pagbabago yan. Kaya lang, sabing mga babae, pag dumarating yung menopausal stage, ang problema lang naman namin is nagkakaroon kami ng mga dryness. So, hindi na po kami gaano nagpo-produce ng lubrication kapag menopausal na kami or nasa menopausal stage na kami. Pero may mga solusyon naman po doon na pwedeng gawin. Like, pwede tayong gumamit ng mga KY jelly para madagdagan yung lubrication or para mas madulas tuwing magkakaroon kayo ng mga intimacy. And of course, yun nga lang guys, syempre, kapag ka nagkakaedad na, like 50, 60, 70, 80, 90, bukod sa kulubot na kami, and hindi na rin kami ganun ka-flexible. So, depende na lang kung active kami sa exercise o meron naman talagang may mga edad na flexible pa rin talaga. So, yun, nababawasan yung flexibility, nababawasan yung ganda ng balat, ganda ng itsura ng katawan namin kasi nga, because of aging. Pero, napakahalaga po ng pakikipagtalik sa inyong relasyon doon sa mga kapartner natin. Sasabihin pa nung iba, ano ba yan? Nagkakaedad na eh. Wala pong pinipiling edad. Lalo na kung sa mga asawa ninyo ito gagawin. Dahil nga tulad ng sinabi ko, marami pong benepisyo ito sa ating emotions at sa ating physical. When it comes to our emotional aspect, nagbibigay ito ng stress relief. Nagbibigay ito ng happiness. Nakakatulong ito sa atin magbigay ng confidence booster. Yung pakiramdam mo ay maganda ka. Yung pogi ka. Kasi aktibo ka eh. Meron ka pa rin sex life kahit na anong edad. Pagkadating naman sa physical, tumutulong ito sa mga pain reduction tulad ng mga kasukasuan, masasakit na mga likod, mga braso, binte, tuhod. Nakakatulong ito na makabawas sa ating immune function, sa ating puso, and also sa ating immune system. Nakakapag-improve ito ng fitness dahil nga aktibo ka pa dito kahit na may edad ka. Of course, nakakadagdag ito sa mga flexibility. Dahil nga sana yung katawan mo na na-stretch, so hindi ka na nahihirapan dun sa mga posisyon na ginagawa nyo kahit na may edad kayo. Pero kapag wala yan, tapos bigla mong ginawa, naku, magtutunugan yung mga buto-buto mo. Kasi nga, yung flexibility, malaki ang nababawas kapag ka umiedad na. Kaya, huwag kang mag-alala. Lalo na dun sa mga viewers natin na 40, 50, 60, 70 and up, na mawala yan dahil mananatili ang sexual interest. Yun nga lang, medyo nababawasan. Pero hindi ibig sabihin noon ay mawawala. Kaya hanggat maaari, huwag alisin ang pakikipagtalik sa mga kapartner o asawa natin. Biruin nyo guys, as we age, diba, mas dumadami yung mga iniisip natin, yung mga stress natin, pag-aalala. Sobrang laking tulong yan. Kapag aktibo kayo dyan, malaking benepisyo ang naibibigay niyan. Nakakabawas ng stress yan. Yun nga lang, sa mga lalaki, as they age, mas aktibo sila compare sa mga babaeng nagkakaedad. But still, hindi po nawawala yan. Lalo na kung magaling kayong mangromansa, magaling kayong maglambing sa mga asawa ninyo, as mabilis ninyong makukuha yan. Kasi, ang pinakamalaking part ng ating sexual organ ay ang ating brain. So, lahat nasa ulo natin yan eh. Lahat nasa imagination natin yan eh. Kung meron kang kailangan dun sa asawa mo, kahit na anong edad yan, pag naunang nilambing mo yan, kapag nauna mong pinapamper yan, kusa niyang ibabalik sa'yo yung mga ginagawa mo sa kanya. Nagiging sweet din sila. And one more thing guys, of course, pagka nagkakaedad na, hindi na pwedeng yung basta lang gusto niyong magtalik kahit saan pwede. Diba kapag kabata, pwede kayong maggumawa ng ganoon sa loob ng kotse o kung saan lang kayo abutan. Kasi nag-explore kayo eh, kayang-kaya niyo pa. Pero kapag nagkakaedad na, of course, dapat mas simply and mas easier. Like, make sure na pareho kayong well-rested. Hindi kayo pagod kapag ginawa nyo yan. Tapos yung lugar na paggaganapan yan is hindi mainit, hindi rin ganun kalamig. Hindi na masyadong maingay, like may mga sounds na maiingay or yung TV bukas. So, pwede rin gumamit ng mga malumanay na sound. And of course, huwag kayong after nung pagkakain nyo, like busog kayo,
So, palipasin nyo muna yung ilang oras, like 2 to 3 hours bago nyo gawin yon, kasi mahirap gawin kapag kabusog kayo eh. And of course, syempre, hindi kayo dapat lasing, walang alcohol sa katawan para mas lagablab. Hindi kasi katulad yan pag medyo bata-bata pa tayo, diba? Minsan gusto natin, medyo tipsy tayo eh kapag ginagawa natin yan. Pagka nagkakaedad ka, hindi na po advisable yan. Kasi mas mahihirapan tayong makamit yung orgasm pag may mga alcohol tayo sa katawan. Basta lagi lang guys, maghugas before and after para maiwasan yung mga UTI. Kahit lalaki, babae, pareho kayong malinis. Tapos pagkatapos nyong gawin yon, humihi kayo pareho para avoid UTI nga. Para mailabas yung bacteria at hindi umakyat dun sa pantog natin. So, ang summary ng usapan natin na to, wala pong pinipili. Kahit na anong edad ka, 40, 50, 60, hanggang 90, 80, walang problema. As long na pareho kayong willing at naibibigay nyo pa rin yung pagmamahal na hinahanap ng bawat isa. Kasi mahalaga sa relasyon yan. Huwag din alisin yung pag-e-ehersisyo. Yung mga light na lakad lang, light exercise, makakatulong po yan. So, I hope nakatulong yung sagot ko sa iyong concern, sir. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi po nakakapag-subscribe dyan, libre po iyan. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan sa baba. And once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!